hindi ko na fulfill yung promise ko sa mom ko. Kumusta na yung life mo ngayon na medyo nag-a-adjust ka si mama mo, wala na, kaya nagpangalan na. Bisita for today, isa sa mga social climbers, isa sa mga teacher na social climbers, ayan, walang iba guys. Ang nag-iisang Dennis Hamis! Hi! Hi Dennis Hamis, ayan, kumusta ka naman? Flag mo muna yung ano mo YouTube channel. Hi! Subscribe na po sa YouTube channel ko, Dennis Hamis. Yun na nga guys, we're just going to have a Q&A sa ating dear friend kasi Dennis Hamis. Yeah. Hey! Excited Q&A. Parang kinakabahan ako. Ang love life? Ayaw? No. So ayun na nga guys, mag-i-interview lang naman ako kay Dennis. Dennis, actually yung name niya talaga is Dennis. Yes, let me explain ko. Ang ganito po yun. Bakit naging Dennis? Dennis kasi, when I was in college, apat kami sa isang, sa department namin, sa BS in English. Yung English kasi yung major ko. So, apat kaming Dennis. So, nag-decide ako na gagawin ko na lang Dennis. So, ayan. First na tanong natin kay Dennis. Diba kakabago lang yung mama mo na yes. Pahinga. Diba medyo fresh pa sa feelings natin. Diba last month lang yun, diba? No, parang was in May 13. Ano nga, last month? May 13. So, ayun na nga, kumusta ka naman? Mabuti, I had to, you know, parang di dapat tayo mag... yung luya-luya. Malamya-lamya. Dapat pacific tayo. So, kumusta na yung life mo ngayon na medyo nag-a-adjust ka, si mama mo, wala na, kaya nagpahilang na. Yeah, nag-a-adjust ako kasi nung dati, parang pag umaga, pag lunch, and then pag dinner, may nag-a-aya yung nanay ko. Pero ngayon parang nangangaya. Yung ng bahay, yeah. Yung din si mama mo, tapos ngayon, wala pa nang dadagnan, yeah. Parang ganun lang. Sad. Parang ang empty ng house. And yung papa mo actually is nasa bahay din. Nasa bahay din. Parang nag-a-adjust din siya. Mm-hmm. So anyway, huwag kang mawala ng pag-asa. Yeah. Andiyan pa si papa mo. Yes. Laban pa rin sa buhay. And isipin mo lang na ibigyan mo yung lahat sa papa mo. Kung ano man yung hindi mo nabigay sa papa mo. I-push mo yun sa papa mo. Yeah, it's so sad lang kasi parang hindi ko na fulfill yung promise ko sa mom ko. Mom? Sa mama ko, sa nanay ko, parang hindi ko siya na fulfill kasi dati kasi parang gusto niya na magka-license ako pero parang hindi ko siya pinursu kasi parang may priority ako na iba. So sinabi ko na, next year gagawin ko. Pero dumating yung pandemic. So, sabi niya, wag kang mag-ano dyan. Siya yung nagpupo sa akin, wag kang magmukmuk dyan. Wag kang gumala pa, magsaya pa. Then, parang, basta, parang. Anyway guys, si Dennis po, before, nung mga teenage life namin, yeah. Siya nung time na yon medyo pa-start mo lang siyang mag-aral ng college, diba? And then, yun na nga, na-stop yung ano namin, yung bandina namin sa kanya kasi gusto namin ma-focus siya dun sa pag-aaral niya. Kaya, ayun, worth it naman yung ginawa namin, guys, kasi naging teacher na siya ngayon! Yeah, that was in 2015, di ba? Na sinabi ko na wag niyo akong istorbihin kasi jig-jig, di ba? Sinabi ko na huwag mo akong istorbihin pagkatapos na. Yung gumraduate ako, sinat ako ni Diva at ni Flor na, ano, pwede ka na bang sumama, gumala, o yun. Yun talaga ginawa namin, guys. Parang
parang naiwan siya. Parang ano talaga, ginawa talaga namin yun kasi para sa kinabukasan ni Dennis. Kasi nga, gusto niyang matapos sa college. Kaya, ayun, worth it. And now, he's a teacher. Yeah. And thank you sa at lahat. Teacher, diba? Pero, yun. Nakita natin yung pinaghirapan mo at mga sinacrifice natin noon. Anyway, andito na tayo. Buo na naman tayo ulit. And, ayan na, teacher ka na. And also, Tagal na rin. Diba? Parang ano, ang swerte mo, isa ka ng vlogger. Salamat talaga. Punta naman tayo sa ano, sa love life. Oh, love life. Any story mo muna kung ano yung ginagawa mo ngayon sa pagiging teacher mo. Like, ano yung pinagkakabisihan mo ngayon. So, dati kasi when I was in college, parang nagpa-part-time ako as an ESL teacher. Parang ano siya, parang online teacher sa mga Chinese. Alam niyo na 'yon, yung 5-1-talk. So, pero tumigil ako kasi may ano eh, parang unfair yung walang kuryente, parang ganun. Hindi nagbibigay ng advisory prior to sa parang walang kuryente, di ba? Ganun yung mga electric company, bigla-bigla na lang. Tapos may system update sa mga internet provider. Yun, parang pag absent ka, pag hindi ka naka-login 5 minutes before sa schedule class mo, parang automatic kang absent. May penalty. Pero okay naman. Yeah, okay sa ako doon, pero parang unfair lang. So, ayan na nga. Punta tayo sa love life, guys. Ah. Alam naman natin yung friend natin. May itsura naman siya. And alam niyo naman din sa ating Flores de Mayo na lumabas talaga yung kagandahan niya. Yeah. Isa ka doon? Bye-bye. Ano yung nakuha mong award doon? Yung special parang award. Ano siya, transformation from male to female. Parang ganun. Oh, yeah, hey. Feminine look. Diba guys, alam naman natin, lumabas talaga yung ganda niya nung part na yun, nung time na yun. So, ayun, kahit ngayon nga guys, oh sayang na sayang yung pagkablalaki, diba? Kaso, ano eh, babae yung heart niya. Yeah, babae. So, ayun na nga. Gusto na yung love life natin. Okay naman siya. Meron ka bang natutusuan ngayon or Yeah, actually may ano ko eh, parang secret relationship siya, pero yeah, secret relationship kasi hindi ko sinasabi kasi ayoko yung ano, parang parang pinag-uusapan or parang mini-message yung parang may issue ka, yeah, ano kasi may ano ka, pinoprotektahan may profession ngayon, may pinoprotektahan din namin yung pangalan niya, ganun. Kasi ano siya, kilala siya. Hindi lang dito sa saan. Supongi ba lang? Yeah. Kilala ko ba siya? Kilala mo. Kilala niya siya, pero basta. Gani na kayo katagal bago pa ba kayo or mga ilang months na kayo? Matagal. Mga... Pwede mo naman sabihin, hindi naman namin kilala. Yeah, parang kilala niyo siya. Kaya nga, hindi namin siya kilala. Ikaw lang. Alam mo, nakilala namin siya, pero kayo ang dalawa na. May alam mo. So, mga ilang... So, hi! So, mga ilang ano na kayo? Mga months or years na ba? Parang ano lang din eh. Parang ano, kasi siya, kasi is ano siya. Parang hindi pa siya sure kung ano siya, so nire-respect ko lang, so kaya, pero ngayon parang hindi kami ano in good terms kasi ano eh, parang anyway, kahit ano man yan din, ang importante lang sa amin is masaya ka. Yeah. But once na narinig namin na may something na ayaw namin tsaka nasasaktan ka lang, iiyak ka lang. I'm so sorry. Yeah, I know you. Yun. Kailangan talaga mapong anin. Yeah. No, kasi vocal kasi parang Maling ako sa kanila guys. Iniisa-isa ko yan sila. Kahit noon pa. Yeah. And ang hirap kayo mag-advise na mag-advise. Tapos
wala namang nangyayari, yeah. Diba? So, yeah. Diretsa yung ano pag ano ko sa advice sa kanila. Hmm, ganun kayo, madita kayo. Kasi yung gusto ko lang talaga is happy. Yeah. Pero, ayaw kong nasasaktan. Mm-hmm. Yeah. Kasi, na-feel ko din yan. And, masakit talaga pag ano. Masakit siya. Nasaktan ka ng isang minamahal mo, dapat kaya nga eh, kasi kaya nga ako ngayon parang wise, dapat ka kung okay naman na masaktan ka, but hindi yung parang ano na toxic na gano'n. Kasi yung pag nasasaktan ka sa relationship, ando na yun, pero once na pabalik-balik at saka nagiging ano mo siya, toxic na talaga siya, hindi na yun masaya. Hindi siya, maganda. Tama. Parang ano eh. And, maano yung ano mo dyan, trabaho mo yan. Mako-compromise, so, mako-compromise yung life mo, yung trabaho mo, pati din siya, yung family, parang ganun. Alam niyo ba guys, yung mama niya na, hindi pa na ano, wala pang nangyari sa mama niya. Palagi ko siyang sinasabihan. Kasi, ang dami niya sinasabi sa akin na nagsusumbong siya, na ganito, ganun. Dinidiretso ko siya ng pag, sabi na masakit. Then, oh, kasi sabi mo kasi parang nagdududa ka yun sa ano mo. Ngayon, parang naawa ko kay Dennis kasi yung dahilan, dahilan nga ng pagkamatay ng mom niya is parang ano, diba, stress siya. So, parang na-consensya ako. Ayoko nang magsalita sa kanya. Sobrang sakit talaga, guys, kasi baka pareha sila ni mama niya, tapos baka masaktan ko siya ng bongga sa the way ko mag-advise, diba? Parang gano'n. So, ako sa'yo, huwag mo na masyadong nagtitibin yung mga sinasabi ko sometimes. Kasi alam naman, nagkikare lang ako sa'yo. Then, alam naman, ilang beses na ako nagaganon, lalo na pag nasasaktan kayo, diba? Yeah, I know you. Parang ganun ka kasi no, dati pa. Nung di pa ako nag-aaral, nung parang mga jagit pa tayo. Mga dugit pa kami. Ayun na nga, sobra. There was one time pa, guys, ha? Dugit days namin, ayan, merong isang lalaki. Oh? Pinag-agaway nila, as in. Hindi ko sasabihin na kung sino sa mga bakla. Pero pinag-agawa nila, halos tatlo ba yun? Apat kayo. Tatlo sila, isang lalaki lang, guys. Pero parang ako ang nanalo na. Oo, tapos nagkaaway-away na yung mga barkada dahil lang sa isang lalaki. Tapos ito naman yung lalaki ko, sobra makadikit sa kanila. Parang pinaglalaroan sila. Yeah, so, parang ano, yung tinuhog. Oo, parang tinuhog sila lahat. Ano? Kasi yung ginawa ko, inaway ko kung sino yung nakakalaman. Kasi pag yung isa kasama, sinasabihan niya doon sa isa. Oh, magkasama ka. Oh, nasaktan yung isa. Oh, andito ko magkasama ka. Nasaktan tuloy yung isa. Ganun. Hanggang sa nag-away-away sila. Yeah. And anyway, nagkabati-bati naman tayo nung time na yun. Nung time na yun, kasi parang na-inlove ako. Ba talaga pag na-inlove ka din, diba? Parang kasi, yung parang kinocompromise mo yung mga friends mo, parang wala. Wala akong pakailangan. Itatago ko to kasi mahal ko to. Bahala kayo sa buhay niyo. Charot-charot. Ang ending, wala pa rin. Wala. Nga nga lahat. Nga lahat. Pero parang ano eh, doon ako na-feel. Parang hindi talaga, parang hindi ka dapat talaga magsasalita na patapos. Kasi dati, di ko bet yung lalaki. Di ko siya bet. Parang, anyway, experience naman natin lahat. Dahil nangyari yon, meron tayong natutunan, di ba, lahat? Pero okay na kami. Okay. Yung lalaki, okay na. And anyway, guys, sometimes naman nangyari talaga. Ganun talaga yung life, di ba? And, ano yun, enjoy lang. Yes. Yung importante, wala tayong naapakan. Masaya lahat. Mag-igang. Pinapawisan ako. Pinawisan siya sa... Nakabahan ako sa susunod ng tanong. Ano ba yung tanong-sunod? Ano ba ang aabangan natin kay Dennis Hamis sa kanyang YouTube channel? Ayan. Ay, mag-i-expect kayo ng mga, siguro, hindi pa pangunguna ha, pero tingnan lang natin. Kasi
di dapat tayo magsalita ng patapos. Kung ano lang. Kung ano lang meron. Yeah. Ayan. And ayan na nga guys, supportan natin si Dennis Hamis. And ayan na nga. Mag-challenge kami. Abangan nyo. Yeah. Ang dami naming naka-plan na mga challenge. Kasama yung mga ibang social climbers. Ayan na nga, kahit wala na sila madam dito sa probensya, pag-tutin pa rin ang ating banding. Ano, communication, di ba? Oo. And kahit anong malayo sila madam, andyan naman din yung communication namin. Kasi araw-araw kami nakakommunicate talaga sa aming group chat. Enjoy ka ba sa ating? Yeah, pero natatakot ako kanina. Parang ano eh. Wala, okay na, tapos na. Natakot ako eh, baka maano, magsalita ka na naman sa ano. Charot. Anyway guys, thank you so much sa aming chikahan ni Dennis Hamis. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Yes, ayun, Dennis Hamis. And gumawa ka na din ng page mo sa Facebook. Dahil ayun na, dito kami mag-support sa iyo ng bonggang-bongga. Huwag kang mag-alala. And ayun na nga guys, I hope nag-enjoy kayo. And ayun na, Rhea Filingera, please subscribe to my YouTube channel. Yes. Bye! Bye.